Taylen Horton Tucker mga idol, naging successful nga ang naging surgery sa kanyang right thumb ayon sa team ng Lakers at tinanounce nga nila na after 4 weeks pa marire-evaluate itong si Taylen Horton Tucker. Ibig sabihin na ito mga idol, itong si THT ay isang buwan ngang mawawala dito para sa team ng Lakers at syempre hindi rin siya makakapaglaro sa season opener ng Lakers at sa mga susunod pa nilang mga games. At nang dahil nga dyan mga idol, itong team ng Lakers ay humanap muna ng replacement nito ni THT. At ang napili nga nila ay itong si Seko Dembuya at nag-sign nga siya sa isang 2-way contract dito sa team ng Lakers. Kung hindi nyo nga alam mga idol, sa unang preseason game nga ng Lakers ay nakalaban nila ang Brooklyn Nets at player nga doon itong si Dembuya. Pero winave nga siya ng Brooklyn at naging free agent siya at itong Lakers ay sinunggaba naman ang opportunity para nga makuha nila itong si Seko. Nag-average nga itong si Dembuya mga idol sa kanyang karir ng 5.6 points per game at pati na nga rin 2.8 rebounds per game. So hindi nga nakakagulat at nakakamangha yung mga statistics na ito ni Dembuya, pero hindi naman ibig sabihin yan ay hindi na nga siya makakatulong dito sa Lakers team. Dahil itong si Dembuya mga idol ay napaka solid din na defender dahil nga sa kanyang wingspan at pati na rin athletic ability. So tingnan na nga lang natin mga idol kung ito bang si Dembuya ay may matutulong nga dito sa team ng Lakers. At para naman sa ating susunod na balita, itong nga si Tyler Hero mga idol ay napakataas niya ng confidence. Sabi niya kasi na dapat daw yung pangalan niya ay nasa kaparehas na conversation nila Luka Doncic, nila Trae Young at nila Ja Morant. Ngayon alam naman natin mga idol yung caliber na player nila Luka, nila Trae Young at nila Ja Morant. Proven na nga sila sa playoffs na kaya nilang i-lead ang kanilang team. Pero itong si Tyler Hero mga idol ay questionable pa rin dahil nga sa naging performance niya last season. Pero nung rookie year niya naman ay napaka solid ng kanyang performance. Kaya't siguro mga idol, sa tingin niya doon ni Tyler Hero, naka-level niya at sila Luka Doncic, sila Trae Young at sila Morant. Sa tingin niyo ba mga idol may katotohanan nga itong sinasabi niya or wala? Comment down below lang mga idol ang inyong mga opinion. At doon nga lang din nagtatapos ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at like at follow ang ating Facebook page. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!